Okay, so let's tayo for another. I think this is fourth game, hindi Topaz. So we have Gershwin on Crab, Kyuden Hida, Keeper of Water, versus Hesed on Isao Morisaido, Seeker of Void. Okay. Si Hesed naglabas ng One Fate Solemn Scholar, Gershwin, Kayo Envoy, Zero Fate. I would expect a pass from Hesed here. Pwede ding mag-Chuki One Fate. Oh, Chuki Two Fate. Okay. So medyo delikado yun with the assassination place. Hindi ginamit ni Gershwin yung kanyang stronghold. Okay, so bid 5 parehas. So Hesed going with the first conflict. Let's see. So no pre-conflict actions for both. Earth Ring to turn on his scholar here. Hits upholding. I think he just blocked this. Yeah. And then first action to hit the guardian for sure. Oh, watch commander. That's also good. If I had the assassinate though, I would have assassinated first. Pero okay lang. Pwede rin naman yung watch commander. Meron ata kasing mga... I'm not sure if this is yung deck ni... ano, na merong spreading the darkness. Well. Okay, so watch commander. There's one fate. Where's the assassinate? Ooh, double watch commander. Wow. This is very aggressive from Gershwin. So plus 2, we'll see the Hidden Guardian pump the envoy. Plus 2 din. Para kailangan pa mag-spend ni Gershwin na ani Hesed ng isa pang pump. Pag nag-spend siya ng pump, lose to honor siya. So pass na, yeah. Very wise. So we are joined by Papa Rion. Yan, sige. Oh, yeah. Hello. Hello, yan. May kasama na ako. Very good. Ang balita dyan, partner, sa matchup na to. Well, Crab, being Crab, he's going military void, hits upholding authority din. Para silang nag face plant into upholding. Mukhang may dishonor pressure yung deck ni Gershwin. Okay, pass lang si Hesed, so nag-void yung Solemn Scholar. We'll probably see him here play Common Cause para may defender. May Common Cause, walang Common Cause. So attack siya ng water para ma-honor yung Chuki. If I have assassination, I would assassinate here now. Oh.
Kaysa babaan pa ng ano, mababaan pa ng cloak of the night. Masyadong tasty yung ano eh, yung two fate na yan. Hindi pa gumagamit ng ano, ng stronghold. Ay, ibang sino? Si Hesed o si ano? Ayun, ayun na. So, sinib niya ngayon assassination. Good play from, ano, from Gershwin. Hindi niya ginamit yung assassination kanina. So, actually, akala ko wala ng assassination. Eh. Pero pwede namang hinhold niya lang yun. So, ngayon, nagbaba si Hesed ng Shrine Maiden One Fate para pumasok pa rin yung attack. Pero at this rate, hindi. Makukuha niya yung favor kasi nakapump yung ano, nakapump yung favor dito sa yung glory nung Solemn Scholar. Although yung isang censure niya na discard na. So nanalo. Uy, wow, nice. Meron siyang ano, tech card Vengeful Outkeeper. So, makaka-attack pa siya ng pole dito. Although, matatalo siya sa Solemn Scholar. Yun lang. I guess you, if you play this, ano ka na rin? Attack ka na rin to scout. Oh, kasi, wala na rin benefit na, ano, na i-hold. Well, kung gugustuhin mong kunin yung favor, parang medyo too late na dun eh. Kasi, oo. Hindi, tsaka zero glory to eh. Ay, nga. So, might as well poke. Hindi, poke ka na. Tapos pag hindi nag-defend, kasi ang choice lang naman ni Hesed, kung gusto niya talaga yung favor, hindi siya magde-defend eh. Pero so, kung ako, ipopoke ko na lang to kasi alam mo nang wala na yung assassination unless may isa pa. Pero highly doubtful kasi crucial na yung 7 honor. Another drop on assassination. Pero may, may heroic result pala. Yan. So, tatayo tong ano. Pwede niya na i-force yung conflict ngayon. Scout ka na nga ng ibang province dito. Meron ka ng enough to break. Although, pag tumama ka, ay, okay lang. At least, pag tumama ka sa San Puko sa Ido, nakita mo na. Ay, sorry. Ang attack pala kay, ano, kay Hesed. Ay, kay Gershwin na. Poke ka na dito. Pole fire, okay. Pwede rin namang ano, ako I would have gone air just to recuperate yung ano. Lost honor. Sayang kasi. Pero okay lang, first player naman siya. He's probably going air later. Para may fade investment. Hindi, pero maganda. Hindi, mas maganda mag-air na siya ngayon. Kasi, para kaya mo mag-bid high mamaya, no? And then on top of that, yung tawag dito. Ngayon, isa lang ang defender. Ba? Isang fate lang. Most likely, kung may drop Bearman siya, Shrine Maiden, One Force. Wala naman masyadong eco-contribute yun. Ngayon, lamang siya sa Force Count. Eh. So, kung political to, meron siyang with Hida Guardian, 3 political, 1 kay Oathkeeper. Pag sin-witch, talo pa rin siya. Lamang pa siya pag nag-switch ng ano, project. Might as well, ano. So, fire, okay lang kung ipa-fire niya para i-honor yung mamamatay na kayo, Envoy. Kaso one honor swing lang yun. Pwede ding i-force mo ng ano. Feeling ko may option kasi si Gershwin na mag-honor pressure. Ayun, well, so, kasi may dalawa siyang watch commander eh. Pero we see Hesed playing ano yung supernatural storm. Bakit siya nag-kim? Ano to? Yung ano, Kyofuki's Hammer. Madi-discard niya yung ano, yung Iron Mine. Nice. Ano yan? Holding meta. Oo. Actually, since the arrival of Ebbs, yung Earth becomes Sky, naging appealing bigla ang Earth na element na role sa Phoenix. Kasi katulad niyan, bukod sa
ano, ay actually hindi naman pala to hindi naman siya earth lock. Siya earth lock, nagkataon lang na earth lang din yung nalagay sa kanya, pero minsan may ganun, di ba, kung medyo thematic ka sa builder, nagawa ka ng deck, gusto mo pag earth yung isa, maraming earth, parang ganun. Ayun, anyway, for the flavor. Anyway, nag against the waves play si ano, si Hesed para lang makuha yung ano, yung favor. So, actually, malaking bagay yan. Malaking bagay mas, yan. Kung naon mo na yung mga censures mo, at least ma-off mo na yung Way of the Crab. Medyo mahirap kasi mag-play around Way of the Crab eh. Yun yung kailangan laging nasa back of your mind. So, kung meron kang favor, at least meron kang ano, peace of mind. Actually, maganda nga yung nangyari pa na yan, hawak na niya yung favor, and to your point, nakuha niya yung favor. Kasi kung may Way of the Crab, saktong-sakto, ito na si, again, si Prodigy of the Waves. So, the Prodigy of the Waves can now ride the waves to the advantage. we'll see, Crab. Hirap pa sabihin na victory kasi alam naman natin, medyo may makakatiri ng province rules ng Crab. Pero so far, nakikita natin, Shinsei's last hope, medyo predictable. Wala namang masyadong nagaganap dito. Cheaper lang yung mga lumalabas, fertile feeds, so we see upholding authority. Actually, ano kaya tong... Kung ako yun, binaba ko na rin tong ano eh, Shurudo Yusuki eh. Kasi zero cost siya oh, dahil sa Shinsei's last hope. Tapos meron namang holding yung kalaban. Totoo, and then on top of that, kahit mo naman ma-dishon, kumaga, one glory lang. Lalabas. One glory lang. Maganda actually yung Shinsei's last hope as an economic province. Kasi yun nga, hindi niya ginamit. So, ano, baka magastos yung, ano niya, yung conflict deck niya, and meron siya mga pragmatism na one cost. Pero, no, I mean, pero zero eh, diba? Lagyan mo ng isa or dalawang fate, two fate lang ginastos mo. No, kahit hindi mo nga lagyan ng fate eh, for, kumbaga, kung ang gusto mo lang talaga eh, maximize yung fact na draw one card ka. Parang ano yan eh, ako kasi personally gusto ko yung mga ganitong 2 coster or 1 coster na card cycle eh. Technically, titignan mo top 2, tapos pipiliin mo pa yung pinakagusto. Malaking bagay yung ano, yung card draw actually. Malakas yung Shudresuki, tapos natetesen pa. Yun yung malaking bagay. Top, ito pa maganda dyan, to point out yung kanina conversation natin, should the owner have become a problem? Labas mo si Shurdy Yasuki, you could have bid less. Kasi nga, yung kunwari, bid 5 si Hesed, bid 4 ka. Parang bumid 5 ka na rin doon, tapos nag-gain 1 owner ka pa. Nga lang, dahil lalabas siyang dishonor, lose 1 pa rin naman siya. Pero eh, may ano naman yun eh. Mga sakripisyong worthy. Okay, so we see pragmatism. Nakakatawa lang, no? If you think about it, these kind of attachments from way back, hindi ka makakita na mga ganito, lalo yung mga core set moving forward to the second set. Kasi, Crab, alam mo, makakargado niyan. Ano eh? Well, typical na yung Watch Commander, yung mga Fantana, and now we see cards like this, pragmatism na... I mean, who would have thought na to tower naman talaga si Crab to begin with, di ba? Yeah, so tumama siya. Stop. Tumama siya saan po. Mali yung clock nila. Okay. Hey, pasabi sa akin kung maingay ako dito kasi ang lakas ng ulan dito eh, so... Sinabi ko naman, sinabi ko naman sa kanila na kung okay lang sa kanila na... Masyado na kasing malalim eh, kung okay lang sa kanila na wala na lang clock. Okay lang naman. Uy, nice. Tawag dyan. Nag-block tapos dahil may favor lamang si Hesed. So wala nang basagan to sigurado. Actually, malaking nga yung advantage ni Hesed yun kasi number one favor. Alam mo naman ang Phoenix, pag may hawak na favor, bukod sa censure, medyo... Ano na yan eh. May Prodigy of the Waves. So, to snaps point kanina, o may Way of the Crab man, medyo malaki na kaagad ang ano... ang kampante mo na hindi ka tatamaan basta-basta ng Way of the Crab. Way of the Crab. And may Shrine Maiden naman para sumalo ng Way of the Crab kung sakali lang naman. Pero yan yan, nagagawa na niya super unit ang kanyang Prodigy Way of the Waves. So let's assume may censures. Unicorn Splash pala to, ano?
Bakit ito may talaok na manok sa tanghali? Si Shiba Chicken. Sugo ni Shiba Chicken yun. Ah, talaga ba? Ayan. So, so ano to? Ito mag-water siya. Para lang sa ano. Uh-oh. Para ma-activate si ano. Tsaka ma-force din. Force din mag-block. Ma-force. Yung Hida. Si Hida Guardian, no? Eto, tanong ko sa inyong dalawa, is it worth poking the bear like that? Kasi alam natin si The Guardian, they defend yan, unless makalimutan ni Gershwin na mawawater yan. Pero tindahan natin, naka-watch commander yan. Tingin nyo ba, ikaw, Leo, bilang our crab expert here, is it worth poking the bear? Wala namang kinalaman pagiging crab dyan. Iata ka talaga ng water dyan para ma-force mong mag-block yan. Saka ano naman eh. Pag Prodigy naman, claimed naman na yung water ring kahit anong mangyari. So, tatayo pa din si Prodigy for next attack. So, ayun. Ang gusto mo sabihin, attack lang siya. Kahit matalo siya, basta kung gumasto si Gershwin ng cards, all better. Si Hesed, wala siyang gagawin. Ayan, so nag-fight on, tapos na-censure. Ayan, so, gusto siya na tama yung move ni, ano, kanina, ni Hesed. Although, magbibleed siya ng honor dito. Kasi nag-ano siya kanina, nag-against the wave siya para lang makuha yung favor. Ah, okay. Makes sense naman kung censure deck siya. Tsaka maganda dito, hindi nyo, ano naman siya. Ayun, hindi, wala. Walang cost sa kanya yung tumayo yung Prodigy unless may cloud. Pero wala namang online shugen dyan si Gershwin. Si Gershwin to, tama, diba? Topaz to, diba? Oo. Okay. Yeah, so yan. So nanalo, tatayo yung Shrine Maiden. Ah, ayos yung Kyofuki Summer na yun ah. Oh, sinira niya kanina, Iron Mine. Ah, nice. Ganda, maganda yan ah. Tsaka maganda din pala to, zero cost, no? Yeah, no? Yun nga lang. Hindi papasa kay Iron Mine. Kasi hindi siya 1 cost, plus 1 plus 1. Pero mas mahina siya relatively sa katana, pero meron siyang special dapat na ganito na lang, wala nang katana eh, no? Mga ganitong attachments na lang yung ma-invento. Actually, hindi ako, para sa akin bilang isang Dragon Tower user, hindi naman, medyo isa na sa mga paborito kong card ngayon is yung Inscribed Tanto, zero to cost. Zero cost or plus one pa zero. Minsan, we'll have to look at the fact na as long as fated yung karakter. Meron siyang sulit yung zero cost na yan eh. Meron siya second fight on, bakit hindi siya nag-fight on kanina? Ayun, wala nang censure. Ah, yeah. Kasi kung nag-fight on siya kanina ulit, ano eh, mananalo siya sa conflict tapos may extra attack si Ouchi. Although, baka... Pero kasi tatayo pa rin yung Prodigy nun kahit anong mangyari. O, hindi ka makakapag-defend. Ah, wala ding sense. Unless magma-mountain to or something. May mountain hindi ba? Hindi makakapag-mountain. Ah, tingnan natin. One fate na lang eh. So, pinaka power play na yan kung may isa pa siyang fight. So, nabasag na yung ano, Shinsei's last hope. So, medyo lumalamang na ng onti si ano, si Hesed. Although, wala na siyang censures. Wala na. Tatlo na ba yan? Ayos ah. Na-discard na so, yung Shrine Maiden ata yung isa. So, too susceptible niya sa Way of the Crab. Kaso. Yung pinag-uusapan namin kanina ni Snap, which is, doon sa Shinsei's Last Hope, mayroong Yasuke Broker. Kung nailabas niyo kahit sa zero cost, walang fate investment. Papers! Siguro doon sa top 2 cards. Papers! Sa top 2 cards siguro na nakuha ni Yasuke yung Broker, baka nakapull na siya ng Way of the Crab. Pa-check naman kung may Way of the Crab yung deck ni Gershwin. Meron yan, tatlo yan. May tatlo. Pero ang problema kasi doon, pag first turn, walang usually naglalabas ng ano eh, ng broker, kahit crab ka. I mean, mahirap, ano pala, si matanda yung tutukast yung two-coaster? Uy, Kisada! Wow, Should Yasuke ba yun? Pinulit yung Kisada. Pinulit yung Kisada? Ako, pipilit ko yan. Maganda yan. Kaya lang, hindi masyado eh. Dapat nag-ipon muna siya ng next turn na lang nilabas. Kasi dapat wala silang mababasag dito eh. Quartermaster na lang, labas mo. Oo, tapos next turn na lang si Kisada. Oo, pwedeng kahit na yung nag-reveal mo sa Kyuden Hida mag-decide. Quartermaster, meron pala nag-reveal eh.
ito yung hindi natin napansin dito, no? Tama kayo, I would agree doon sa gallant quartermaster. Pero ito, disciple of Shinsei. Pwede na rin. Bakit ka mo? Kasi mayroong hammer of king, ano eh. Yo. Kyok. Oo, oh, diba? Uh-huh. Ingat-ingat ka dyan, Rio, na kung ano yung mga masasabi mo na naman dyan, ha? Oo, what I'm trying to point out dito, si Shinsei, kung nilabas na si Shinsei at saka si Quartermaster, pag nawala si Disciple of Shinsei, may chance niya na itong si Iron may maisalba niya. Yeah. Ano naman yan? Kaya niya namang mag-defend kasi malaki-laki na din naman tong iba. So, ang unknown province ni Gersh ay meron siyang shameful tsaka kuni wasteland. So, shameful yan. Masakit-sakit yan pag tumama si Hesed dyan, pag nakalimutan niya. Kaya mukhang sa fertile field sana siya susunod. That's a safer. Pwede rin, hindi, ang dami niya kasing hawak. Pwede na sana sa upholding. So, ito. Siguro pwede na rin namang ibigay ni Hesed to para lumaki yung, ay ni Gershwin para lumaki tong Uushi niya. Kaya lang, mag-shot off si Quesada kapag nangyari. Oo, sayang naman yung Quesada play. Ang tanong lang, bakit di siya nag-water para dun sa kanyang prodigy? Pero pwede naman, meron din sa Ritz. Two-fate kasi yung ano eh, yung air ring. Ano? Two-fate yung air ring. Ah, yun nga, tama naman. Too tasty. Pagtas ba nito Rion, ikaw na yung makikipaglaro? O ano? Imamaraton ba to? Hindi, mamaya ang gabi. Okay. Ano oras kayo? Si ito si Gersh. Si Gershwin din baka laban mo? Tama ba? Hindi. Yes. Sino makalaban? Si Hesed. Tapos na si Gershwin. Ah, si Hesed. Di ba kalaban ni Gershwin si Pabsi? Di ba si Cargo yung kalaban? Narito ako. Sige, hindi, tama naman. Hindi, okay. Hindi to Topaz. Ano to? Fort to. Ah, okay. Ano ba to? Topaz to, di ba? Karam si Gershwin sa Topaz eh. Kami mamaya ang fort. Ito, Topaz to. Ah, Topaz to. Okay. Okay, gets. Nakawata dito. Kaya nga, maraming dadaan ang dagon to si Shiba Chicken niya araw na to eh. Ang maganda naman dito, pag as a Phoenix, mahirap basagin lahat ng probinsya na ito. Kasi ito, shameful tong nakabaliktad eh. So, wala kang ma-attack dyan bilang Quesada. Mm-hmm. No, wala kang upholding na lang yung safest mo dyan. So, pwede naman siguro mag-pass muna ng conflict. Then, pwede ka naman mag-Roy Mori. Okay lang naman yung Roy Mori kung mababasag. Medyo yun ay pinaka-safest. Hindi mababasag ni Quesada yung Roy Mori. Kasi babalik na rin lang to Paul. Mm-hmm. Ayaw nga pala. Hindi pala. Ring. Hindi, ring ang pinapalitan nito, di ba? Ring or conflict? Conflict type. Iba pala yung sinasabi ko. Ano yung ring type yung pinapalitan? Pwede rin siya din. Pwede rin ba ito? Ah, nga, no? Sorry, hindi ako Phoenix. Ano, alam mo naman. Bulate all the way tayo. Ano siya sa shameful. Ah, nga. So, anong ano lang dito? Shameful yan, masakit din yan. Magde-defend most probably itong Prodigy kapag... Ay, hindi. Teka, Quesada, zero. Yeah, okay lang, tingin ko okay lang, shameful. Huwag kaso ka nga lang. Malaki. Hindi, malaki masyado itong Prodigy. Tsaka ano, naka-turn off yung ano ni Quesada. Ability niya, so... Mm-mm. Wala, upholding talaga ang pinaka-safe. Tapos, ano yun lang natin yung play ni Hesed na naglagay siya ng fate sa characters niya. Protection sa way of the krabayan. So, ginawa ni Gersh yung most safest province na pwede siyang umatak, which is, upholding. Most na safest pa. Oo naman. Sorry naman. O para dapat sobra-sobra na. Snap. Alam mo naman si Leo, pag binigay lahat-lahat. Talagang lahat-lahat. Ubod ng pagmamahal. Oo. Alam mo ba, Snap? Ano lang yan eh. Nahahawa lang ako kay Rion eh. Pero since nandito na si Rion, ayan na. Siya na. Ay, huwag kang ganyan. Hindi totoo yan. Fake news yan. Ang maganda dito, si Kyofuki's Hammer, pwede to kahit saan. So, pag nanalo siya, pwede siyang manalo ng na-discard niya Iron Mine. Madali na naman yung Iron Mine. So, 12 cards si Hesed, marami pa siyang pwedeng i-play. Meron siyang mga Banzai.
Supnat pwede. Invocation pwedeng Katana of Fire. Meron pala siyang Katana of Fire, talaga ba? Yun din yung reason kung bakit hindi ko ipipilit yung Quesada dito kasi kung hindi ka first player, mag-off yung ability eh. Dahil hindi mo naman kaya mag-defend on pole. Ayan, so may Bansai play, defend your honor. Did to actually maganda yung mga ganong sequence na equal sila ng ano, equal sila ng skill or relatively equal. So, meron pa naman siguro yung mga ano, mga yun nga, yung mga favorite din ni Hesed yung mga ano eh. Yung mga kakaibang attachments. Kanyari yan, Katana of Fire, Invocation of Ash, ganun. Bansai din. Ito, hindi. Ito, gustong-gusto ko to. Gustong-gusto ko tong hammer na to. Kasi, ito, ngayon ko na napagtanto na unlimited pala ang gamit ito. So, tsaka hindi siya, ayaw mo bumoljak ng dalawa-dalawa, mababalad mo dito. Tsaka hindi siya, ano, hindi siya restricted. Oo, yun yung maganda din doon. Feeling ko nga, naghihintay lang talaga ito si Hesed ng spell house ng unicorn, yung mga attachment-based na spells. Basag. Maganda rin naman kasi, may potential. Basag na naman yung ano, Iron Mine. Yung Iron Mine. Hammer time! So, uy, tadaka pa. Ayan. So, tadaka. Break mo so, na. So, ataka na ba dito? Ano tong isang province? Shameful. Shameful and then yung Kuni Wasteland. So dito ako na siguro sa upholding, ibigay mo na. Mas delikado to eh. Ataka na sa ano. Uy, Seal of the Crown. Uy. What? Wala namang ano. Bakit? Crisis? May crisis ba? Walang crisis breaker. Nasa discard. Tignan natin kung anong mag-interact. Baka kala niya makakapag-in-service siya. Pero parang hindi pwedeng in-service dito. Uy, bakit kasi mo so, dun sa shameful? Potato daka yun. So, ito. Ah, defend na to, no? Ah, ba't hindi naman siya nag-defend? Ah, kasi may fight on. Okay lang. Tapos wala nang ano. Wala nang cancel. Wala nang cancel, oh. Ayan, okay lang yan. Ayan, mananalo siya dito. Unless may isa pang, ano, hammer or whatever. Siguro ako, hinarang ko na lang yung Ushi. Gusto nyo, sayang, eh. Gusto nyo matak ata? Ah, oh. Makes sense naman. Pwede siya mag-attack ng water, tapos isa pang attack. Hindi, isa na lang conflict na meron siya eh. Hindi, baka nananalo siya ng Ooshi dito. Ah! Ah, o nga, no. Hindi, hindi mo matatayo si Quesada. Hindi, mag-water ka ng Ooshi ng pool, tapos water mo si Quesada. Pool water, tatayo si Quesada. Tapos si Quesada, ano? Eh di yun, meron pang Earth. Pwede hindi, na hindi, wala. On defense si ano ah, si Ooshi. Ito. Ah, hindi kailangan participating, malakas nga. Hindi, ang tanong lang, ang tanong lang dyan ito guys, ito Leo, to your point. Diba, hindi nga niya kailangan nandun siya para manalo. Pero kailangan niya manalo. 10 cards si Hesed, 7 cards siya. Mananalo yan. Ano to? Hindi, pwede niyang ipilit. Katana of Fire! Hindi, kasi kapag yung Katana of Fire niya. Sa tingin ko, dapat hinarang na rin din yung Ooshi para sigurado talaga na panalo siya sa conflict. Take one province lang naman, and then we go. Actually, yun nga yung... Hindi, yun nga yung... Lalo na nakita natin na meron siyang infiltrator sa kamay tsaka in service. So, the better play would have been defend all. Tapos, matitrigger mo naman yung Ooshi. Tapos, yun na, pwede ka nang sumugod. Ayan, pero sa ngayon, nananalo na si ano, si Hesed. Pero pwede pa din naman, ayan. So he plays pragmatism, pero yung pragmatism is kulang ng ano. So higher honor si Gersh, so plus one lang siya. Kulang pa din siya. So kung gusto mo manalo, mag-seeker of void ka na Phoenix, ano? Kahit ano pang splash? Oo na. Kalokohan eh. Lakas talaga. Hindi, pero ano naman eh, Ascrab, yung Phoenix provinces talaga isa sa mga pinakamahirap, ano, basagin. Kailangan mo dito perfect, ano, hindi, si perfect sequence of plays. Kasi kahit Butcher, hindi kakayanin to eh. Ito, babalik ta rin mo na lang itong, ano, yung ring. Ayan, magandang attack ni, ano, yan.
Or baka mas maganda sa shameful, hindi ba mas maganda sa shameful? Baka kasi may conflict character eh. Oo, baka may drop beer. Mm-hmm. Pwede na yan kasi mababasag na, ano naman, even naman yung ano ni Uchi, stats niya. So, ayun. Anong nangyari? Teka. Nilipat sa water. Pinalit na to water yung ring kaya tumayo na lang si Kisada. Eh may extra conflict, eh di ka atake pa yung Kisada. Wala, hindi, wala nang, wala na siyang extra, hindi siya nanalo eh. Oh. Pero ang maganda dito, siguro kung ako si Gershwin, pwede niya nang start mag-bid, ano eh. Bidlo. Bidlo. Kaya alam, may pragmatism eh. Pwede nang hindi din. Even pa naman yung ano nila, ito maganda. So meron tayong quartermaster and ano student of anatomist. Tsaka may fire. Ay, anatomist pala to. Hindi talaga maganda. Grey's anatomy ang tawag dyan. Hindi talaga maganda. Hindi kasi ako, anomaly yan eh. Parang anomaly sa akin yung buisit niya. Galit ako dyan pag nakita ko yun. Hindi talaga maganda yung Kyuden and Hida kung hindi ka naka-keepers. Pwede naman naman. Kasi may value na lang kahit pa paano. Iba pa rin eh. I'd rather had keepers here than yung iron mine. Oh, at siguro kanya-kanya lang na playstyle. So yung kasi isipin mo, yung ano, yung tawag dyan, yung Shiro Nishiyama. Ano, plus 3 sa tawag dyan, sa stronghold strength. Tapos mas makakapag-defend ka pa ng maayos. Oo, pero yun nga, may ano naman siya, may pros and cons naman na din siya. Eh ngayon, ayan, ang tanong, oo. Ngayon, walang magandang holding ngayon eh, na i-recycle ng rebuild. Wala. Tingin ko ah, kasi nakalabang ko na si Mardon na gamit yung Kyuden Hida. To Snap's point, eh nga, siguro, ito Leo's point pala, may binabagayan din talaga siguro. Ito kasi sa kaso ni Gershwin, gumagawa siya ng tower unit na Hida Kisada, mga mamahalin. Parang hindi nga na mabagay yung Kyuden Hida kasi. Mamimil mo yung mga iron mine mo. Yun yung problema doon. Oo. Hindi, ano lang. Hindi, ano naman yan eh. Ibabalance mo. Yun nga, feel ko medyo may point si Rio na kung medyo tower build ka, weird yung Kyuden Hida na gamitin sa ano. Kasi as parang tower deck si ano, diba? Pero kung pag nandiyan na siguro yung ano, yung conflict character na rebuild, pwede na yun. Oo, pwede ka nang mag-keepers tsaka mag-ano, kahit na ano nang gusto mong gawin sa buhay mo. Ako as, so, eto si As Hesed, hayaan ko na lang tong attack na to eh. Mag-all-in na ako sa ano. Mahirap mag-all-in sa ano eh. Sa crab? Mahirap masako ni Wasteland. Mm. Tapos tignan natin. Tignan natin kung maano makaka-cancel yung first action, makakalimutan ni Hesed. Pwede siyang mag-isa bang Warisado muna para ma-waste yung isang activation. Yeah, tama. Pag ano, sayang yung shameful eh. Tapos saka siya magtatadaka din. Pwede din tadaka. Pwede naman, kaya lang. Guys, bago to sa paningin ko, ano to, kalus. Ay! Hindi niya magagamit yung hindi niya magagamit yung tadaka kasi wala siyang tao sa discard. Wala ba? Oo. Eh, cost. Tignan natin. Cost yung remove one or more characters. So, tignan natin kung ano. Crisis Breaker Play. Tignan natin kung makakalimutan ni Hesed yung Kisada. Yun, hindi niya nakalimutan. Hindi tulad ng mga iba dyan. Joke lang. Hindi ako dyan nakakalimutan. Minsan. Hindi. Shade yun kay Snap. Tinalo ako kung ano dati eh. Sa ATC yun. Ayan, so he plays Infiltrator. That's a good play. Good play. Tapos we expect here a shameful display activation. Dishonor mo tong si Crisis. Ang problema nga dun. Wala kang defender sa ano. Oo, yun nga yung problema. Ginamit niya yung Crisis Breaker on defense, on attack. So mukhang nag-all-in na siya dito. So meron pang shameful display activation. Tapos si Hesed, all eggs in one basket na siya dito eh. Alamang katana. Gamitin mo na yung shameful. Shameful na. Para ano, hindi makalimutan. Sayang yung ano. Sayang yung isang Morisado niya dun. Kung hindi niya shameful. Hindi, panalo naman na siya. Oo.
Tapos magandang ring yung mapanalunan na Earth para online si Solemn. Tapos iya, against the waves mo na to, tapos all in ka na sa ano? Oo, ng pwede. All in ka sa... Kuni waves. Ayan, tatayo siya. Ah, wow! In service. Pipitsugin eh. Ang actually, ang magandang play din ni Hesed doon, yung hammer, in-scar niya yung fire bago mag-aakit. 20, ano, attack ko na rin ng mill, 20 si Quesada. Hindi na, Paul, mababa naman yung Paul ni Quesada. Paul ka na lang. Ah, hindi, 20 nga ka rin, no? Ang laki ng difference. Saan galing yung... sa Katana of Fire. Ang laki pala ng Katana of Fire. Attack ko na ng mill dito. Grabe. Alam ko, nag-GG na siya. Nagkamali siguro siya na-assign. Tsaka kasi nakita niya yung hand, naalam mo na yung hand eh. So wala, ano siya magagawa. Tapos meron pang Yojimbo. Siguro kaya kung nag-defensive turn siya ngayon. Kaya GG na daw. Pinilit na tapos di pa siya nakabasag. Oo nga eh. GG. Sarap yung noble sack niya, no? 24, ang laking tower eh. Tapos dishonored. Sayang, pero maganda pa rin naman yung place ni Gershwin. May mga nakita tayo siya, ayun nga lang. Tinry niya mag-honor pressure, so nalugi siya sa hand. Tsaka yung pinilit talaga yung Quesada, parang hindi siya valuable kanina, sa turn kanina. Oo, dun sa turn na yun. So kung ngayon yan, baka pwede pa. Okay. Okay. Okay, bye-bye. Good game, good game. Good game, good game.